Nahulikam ang pagbangga ng isang rider sa isang babaeng pedestrian sa Bulacan. Yan at iba pang balita hatid ni Luan May Rondina. Nakuna ng CCTV ang pagsunog ng isang lalaki sa isang nakaparadang motorsiklo sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Sa video, makikita ang patawid ng highway ang lalaking ito. Dala niya ang isang bote na ayon sa mga otoridad ay gasolina pala ang laman. Nang makalapit na sa motorsiklo, ikinalat ng lalaki ang laman ng bote sa motor at saka ito sinilaban. Agad na tumakas ang lalaki. Ayon sa isang opisyal ng barangay, ilang beses nang inireklamo ang naturang lalaki sa paninira umano ng mga sasakyan. Ilang beses na nga rin nasangkot sa mga ganyan, ang babato, at minsan nag-aabang-abang dyan sa kalye. Mostly ang binabato niyan, mga sasakyan. Hinala nila, may problema ang lalaki sa pag-iisip. Hindi na naghain ng demanda ang may-ari ng motorsiklo. Sa Barangay Santa Lucia sa Pagadian City, kuhang-kuha sa camera ang pagtakas ng isang truck driver matapos mabangga ang isang SUV sa intersection. Makikita ang nauna ng bahagya ang SUV sa pagpasok sa intersection. Saka naman tumawid ang isang truck mula sa kaliwang bahagi ng kalsada. Pagdating sa gitna ng kalsada, nabangga ng truck ang likurang bahagi ng SUV. Bumaba ang driver ng SUV pero tuloy-tuloy lang ang pag-andar ng truck. Pinapasuri na ng pulisya ang plaka ng truck sa tanggapan ng LTO. Sa Barangay San Francisco naman sa parehong lungsod, nahulikam ang pagnanakaw umano ng isang tricycle driver sa spark plug ng isang nakaparadang tricycle. Pasimple munang naglakad sa kalsada ang suspect bago lumapit sa tricycle. Sa unang subok, nag-alangan ang suspect. Maya-maya pa, bumalik ang suspect sa tricycle at tuluyan ang kinuha ang spark plug. Makikita sa kuha ng CCTV ang isang babae naglalakad sa gilid ng kalsada sa Barangay Lugam sa Malolos City, Bulacan. Maya-maya, bigla na lang siyang nasalpok ng isang motorsiklo. Natumba ang babae at sumemplang naman ang motorsiklo. Agad isinugod sa hospital ang pedestrian na si Ana Zabrina Diwa at ang rider na si Joey Carlos Fajardo at ang angkas niyang 4 na taong gulang. Base sa investigasyon, walang helmet si Fajardo at ang bata. Wala rin daw lisensya ang rider. Luan Rondina, Nagbabalita, Pilipinas.